at sa fucking shit. Kung yan man naging abogado si Ferdinand E. Marcos ng pamilya niya. Pero it will not be owned by the foreigner. Alam din natin lahat yan. Ang Saba kung ano-ano atin. Kaya ang lakas ng loob ng mga China na yubat na inchik na yan na magtayo ng structural dahil there is money involved. That's why I'm fucking Chinese. Even though I am not of Chinese, I'm fucked of fucking Chinese. That is true. There is money involved. That's why that China government have a strong power to build a structural in that area. Po ba ang totoo ang pag-aari daw po ng Tagayan Taliano itong ating bansa? At that's a fucking shit. Papa, dahil sa kapangyarihan niya, siguro natituluhan niya itong Pilipinas? No, I don't believe that. I'm not going to buy that shit head. Kahit daw tayo na may kasulatan na Treaty of Paris? Treaty of Paris? That's not true. This country is owned by the Filipino. The original Filipino are those Aitas. That was the real Filipino who owned this land. Dito sila nabuhay, dito sila mamamatay ang mga Aitas niya. Through the years goes by, nagbago ang mga batas natin kung sino-sino nagmamayari. Pag-aari ng mga Kastila. Paano naging pag-aari ng mga Kastila niya? Pero hindi naman mababago ang Treaty of Paris tayo. Ang titulo at land title na yun is pag-aari ng isang pamilya lamang bansang Pilipinas. Kung yan man, naging abogado si Ferdinand E. Marcos ng pamilyang yan. Pero it will not be owned by a foreigner. Kahit kailan, hindi mapupunta sa foreigner ang bansang Pilipinas. Hindi yan. Hindi mangyayari yun. Kalokohan na yan. Pero tayong Tagayan Taliano tayo mga Pilipino? No. Ang mga Italiano na yan tumira rito, even though they're Spain. Tay, koreko ha. Tagayan Taliano. Oo. Yan, Tagayan Taliano. Oo. Kahit yung mga Spain, mga Spanish, paano nagkaroon ng mga titulo sa Dumaguete? Okay. Paano natituluhan yan? Mga dayuhan sila. Ang mga Padilla, paano naging lupa niya ang Chinatown? A lot of place owned by Padilla family. Padilla? Oh, alam mo yan. Diba? So Tay Jimmy, sa iyong pa-opinion ay hindi Pilipino ang Tagayan Taliano? Hindi, they are not Filipino. They are Borneo? Something like that, Borneo, or basta Asian country, but not he going to own the Philippines. Alam din natin lahat yan, ang Saba kung ano-ano atin yan. O nga tay, may iba po ako, ayan, pagdating sa Saba tay. Yes, Saba tay. Ang Saba ay pag-aari ba talaga nino? Ng ating bansang Pilipinas. Ng ating bansang. So, ang nagmamayari raw, ang sabi ng mga kwento-kwento, mga historical event, pag-aari ng isang dato. So itong dato na ito, isinanla. So ngayon, naging rubber tree ang mga itinatanim doon. Milyon ang halaga ang kinikita ng rubber tree. Pero magkano lang ang upa sa Pilipinas? Alam natin yan. Anong ginagawa ng internet computer ngayon sa panahon nito, di ba? Oo. Pero pagdating ba ang Saba batay, dati ba itong tinitira ng mga Pilipino o hindi? Tinitira niya ng mga Pilipino nung araw. Mix yan ng Christian and Islam. Ang Saba na yan. And then thank you, Pops. Naisanla. So, ito ngayon. Noon time na hinawakan ng royal colonization nung mga time ng mga British Empire ang namumuno noon sa Malaysia, totoo ba tayo na ito daw ay pinauupahan at hindi sinanla? Ang mga British, sinasakop nila, hindi sila nagtagal dito na itaboy ng mga Pilipino. Ang mga British. Ang mga Briton. Ng mga Briton.
check that history again. Oo. Hindi nagtagal ang mga British blood dito sa bansa natin. They like to take the Philippines. Pero Tay, sa tingin mo ba Tay, mababawi pa ba natin ang opinion mo to Tay, liliwanagin ko. Ito'y opinion ni Tatay Jimmy at hindi po to'y istorya ha. Mababawi ba natin ang Sabah na pag-aari ba natin? Mababawi ba natin ang Sabah at hindi natin tatawagin ito na Sabah Malaysia kundi Sabah Philippines? Ang Sabah talaga, alam naman natin kahit tignan natin sa mapa, nakadugtong yan sa Pilipinas. Ngayon, bakit tatawagin nilang Sabah Malaysia? That's a lot of fucking shit. Diba? Dahil inupahan lang nila, sasabihin nila Sabah Malaysia. No, that's part of our country, the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, sakop yan. Diba? Oh. And then, those family that was passed by those, they said, they are the owner of this country. Wow! Ganun ka ba kayaman? Para angkinin mo ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Well, I don't think so. Ganun ka kayaman yung pamilya niya na sinasabi mo dahil ito. Pagayan, Taliano. Kaya mo tayo, magkakaroon tayo ng pag-aaral dyan at sasaliksikin natin yan para magandang pag-usapan ng mga kababayan natin. At malaman din nila, ito kasi si Tatay Jimmy, sa tagal niya na nabubuhay dito sa mundo, mas nauna sa atin si Tatay Jimmy. Mga wala pa tayo sa mundo, nabubuhay na to si Tatay Jimmy. Para malaman natin yung mapag-aralan at maunawaan ng mga kababayan natin kung ano-ano yung mga history na yan. Naturingan si Tatay Jimmy na natin sa Manila Bay na talagang literal na alam ni Tatay Jimmy. Pero ngayon, mga kababayan, let's explore the Luzon, Visayas at Mindanao. Isama na rin natin yung mga... Hindi ko nasasakupan yung ibang lugar ng aking kaalaman. Pero itong bansang Pilipinas, kailanman hindi pwedeng pag-aari ng isang mga dayuhan. Ang mga dayuhan yan, paano nila maaanggin itong buong Pilipinas na ito? Buong archipelago tayo, buong archipelago. Buong archipelago, it means Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao, tama. Right? Right. When you mention archipelago, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero... That is archipelago. Archipelago. Pero hindi kayo naniniwala tayo sa Treaty of Paris. I don't believe that. I don't buy that crap. How come? Are you a millionaire? You're going to own this country? Luzon, Visayas, Mindanao. Tay, lagi activist ako ba, Tay? No. Yeah, okay. I'm not an activist. Okay. Tama. I'm not an activist. Yan, tama yung mga... At yung mga panahon ni Marcos, never akong lumaban kay Marcos. Because all I know, I have to finish my college and find a stable job, that's all. Hindi ako nakikijoy sa activista. O ngayon, ang UP itinayo para sa mahihirap. Ano ba ang mga nag-aari ngayon sa UP? Mga mayayaman, nasaan ang mga yagit na mga mahihirap na mamamayan upang mapag-aral nila ang kanilang anak sa UP, University of the Philippines. Ang nag-aaral ni Koche, nasaan yung para sa mahihirap? Dapat scholar ng bayan. Scholar ng bayan, dapat. Di ba? Anong nangyayari, Tatay Jimmy, ang nag-aaral? Ang nag-aaral, puro mayayaman ni Koche. O, ngayon, nasaan yung batas? Nasaan yung sinasabi? Di ba? Na ang UP ay dapat ay para sa mga Pilipinong kapos. Yan ang katotohanan. Yan, maraming salamat kay Tatay Jimmy at meron tayong nakuha dito sa kanyang pag-aaral. Mga kababayan, nakatutok tayo kay Tatay Jimmy ngayon live dito sa aking live streaming. Mga kababayan, putuloy ko po muna po mga kababayan. Ang service Philippines at paano? Yan mga kababayan ko. Magbabalik mga karagatan sa yan mga kababayan, maaaring po ba akong humingi ng like sa inyo mga kababayan sa aking live streaming. Mahingi naman po ako ng like mga kababayan. Mahirap mabawi sa ngayon. Mahingi naman po ako ng like mga kababayan. Hindi magtatakot kung walang money involved. Kaya ang lakas ng loob ng mga China, yan, mga kababayan, yung mga inayo pag na-inchip na yan, na magtayo ng structural. Dahil there is money involved. That's why I'm fucked those ng Chinese. Like. Even though I have blood of Chinese, I fuck those fucking Chinese. That's true. There is money involved. That's why that China government have a strong power to build a structural in that area. Yung pala, Tay. Sana makita tayo ulit dyan po. Sige, no problem po. Yun,